Hindi ko alam kung alam mo na, pero maraming nawawalang bata dito sa lugar namin. Sa totoo lang, sa tingin ko may kinalaman sa bahay na yan. Malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya. Kinukup niya kami kung kailan sadsad na kami. Pakawala mo na sila! Sa akin ka namang galit, di ba? Ako ang umayaw sa'yo! Kwentong Takip Silim. Kapit sa patalim, ilan na sa inyo ang dumaan sa gantong kalbaryo? Ilan na sa inyo ang nawala ng tinitirhan, nawala ng kuryente, tubig at pagkain? Yung kumakalamang sikmura at masakit na ang ulo sa gutom? Okay pa sana ito kung wala kang kasamang bata. Doble ang sakit pag nakikitang gutom ang anak, hindi ba? Kaya nga nung nangyari sa amin ito ng anak ko, nangako ako sa sarili ko na huling beses na namin ito pagdadaanan. Gagawin ko ang lahat para di na kami makaranas ng ganun ulit. Pero hindi ko alam, meron pa palang mas malalang bagay kesa dun. Marami pa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Marian at sa araw na ito, samahan niyo ako sa pagbabaliktanaw ko sa isang mapait na karanasang nangyari sa amin ng anak ko. 5 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat sa isang hapon na hinding-hindi ko malilimutan. 2 araw na kaming nagdudusa ng anak ko sa init at dilim, pero tinitiis namin dahil wala naman kaming ibang mapupuntahan. Noong isang araw nagpunta si Mang Ruben dito, ang landlord ng apartment namin, dahil 3 buwan na akong hindi nakakabayad ng renta. Pinutol niya ang tubig namin pati na ang kuryente dahil hawak niya ang utilities sa apartment building. Binigyan niya ako ng 1 linggong palugit para mabayaran lahat ng utang ko, kundi palalayasin niya na kami. Pero 2 araw pa lang ang nakalipas nang nambubulahaw na ulit siya. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Mama! Shh! Daisy, huwag kang maingay para hindi tayo marinig. Hoy, Marian! Alam kong naandyan kayo. Huwag niyo akong pinaglololoko. Buksan mo ang pintuan! Teka lang ho, Mang Ruben. Please, parang awa niyo na ho. Akala ko may 1 linggo pa kami. Bakit? May pambayad na ba kayo? May 1 linggo pa po. Sabi niyo po nung 1 araw, hihintayin niyo po ang bayad ko. Hindi. Di na ako naniniwala. Huling bayad niyo, late pa. Tapos, buwan na naman binilang bago kayo makabayad. Aba, 3rd buwan na ngayon na wala. Ano ba? Negosyo tong pinapatakbo ko. Hindi ito libreng pabahay. Parang awa niyo na po. 1 linggo pa po. Pakiusap na lang po. Hindi. Tama na ang kalokohan. Pagbuksa mo ako ng pinto. Pagmamay-ari ko itong apartment. Umalis na kayo. Di kayo nagbabayad. Humahanap pa po ako ng paraan. Kahit 1 araw na lang po. Kahit 3 araw po, gagawa ko ng paraan. Please! 3 buwan na ako naghihintay. Hindi mo nagawa ng paraan. Maniniwala pa ako na makakabayad ka? Ano ako, tanga? Bukas po, bukas! Kahit 1 araw na lang po ang bigay niyo sa akin. Parang awa niyo na po. Wala kami ibang mapupuntahan. 5 taon lang po ang anak ko. Huwag na kayong maawa sa akin. Kahit sa bata na lang po. Wala na akong pakialam kung sa bangketa kayo pulutin. Kung di mo bubuksan ang pinto, ikakandado ko kayo sa loob. Di kayo makakalabas. Mamamatay kayo dyan sa loob 2. Walang tubig, walang kuryente, walang pagkain. Nang marinig ko ang kalansing ng kandadong nilalagay sa pintuan mula sa labas, dito na ako nagmadali. Binuksan ko ito agad para magmakaawa sa matanda.
Naabutan ko sang nakapamewang at nalilisik ang mata sa labas ng pintuan. Nakasilip naman ang ibang mga tenant sa aming palapag. Ang iba, awang-awa, pero ang iba naman ay natutuwa sa chismis na maaari nilang pagpistahan mamaya. Mga Ruben, parang awa niyo na po. Nag-end contract lang po ang trabaho ko, pero makakahanap naman po ako ng kapalit. Please naman, konting pasensya na lang po, please. Hindi mo ako madadala sa mukha mong paawa na ganyan, Marian, ha? Buwan na ang binilang! Nagkakalokohan na tayo dito! Mama! Pumasok ka muna sa loob ng kwarto, baby. Hindi! Lumabas na kayo dyan! Nagpatawag na ako na maghahakot ng gamit nyo! Ngayon na! Umalis na kayo! Ngayon na! May lilipat na sa unit nyo bukas. Kaya ngayong gabi, dapat nakaalis na kayo. Saan po kami pupunta, Mang Ruben? Kahit isang araw na lang po. Abay, anong pakialam ko kung wala kayong mapuntahan? Sana iniisip mo yan nung nagsimula mo akong deadmahin sa pambayad sa tinitirahan nyo. Ay, nako! Hindi na! Hindi na talaga! Alis na! Umalis na kayo! Dumating ang dalawang lalaking naglalakihan ng katawan. Dahil dito pinwersa nila kaming mag-empakin ang gamit habang nilalabas nila ang mga appliances namin. Ref, mga sofa at kama. Lahat sinisimula nilang ilabas sa unit. Teka lang po! Gamit pa rin namin yan! Kukunin ko yung mga yan bilang pambayad sa mga utang mo sa akin dito. Yung mga damit, yan lang ang pwede nyo kunin. Yung mga mabubuhat nyo lang. Pero... gusto mo bang ipabarangay kita? Nakakalimutan mo bang marami akong kakilalang pulis? O baka gusto mo sa korte tayo mag-usap? Wala kang laban sa akin kasi ikaw ang mali dito. Hindi ito charity. Kung di ka magbabayad, paaalisin ka talaga. Ilang buwan na nga ang binigay ko eh. Sandali lang po, Mang Ruben. Kahit ayusin na lang po namin mga gamit namin. Saglit lang po, please. Isang oras, yun lang ang maibibigay ko sa'yo. Pagbalik ko na nandito pa kayo, papadampot ko na kayo sa mga tauhan ko. Babantayan kayo ni Rick at Jose. Isang oras, Marian. Bilisan mo! Sa sobrang takot ko, wala pang isang oras nakalabas na kami ni Daisy. Ayoko namang brasuhin kami ng mga naglalakihang lalaki, lalo na si Daisy na batang-bata pa. Buhat-buhat ang ilang mga bag ng damit, lumisan kami sa apartment. Mama, naiwan ko po yung laruan ko! Ha? Naku, baby, hindi na tayo makakabalik dun. Pero bakit, Mama? Dun tayo nakatira. Hindi na eh. Hahanap tayo ng bagong matutuluyan, ha? Pero yung mga kalaro ko pa, paano ko sila mapupuntahan? Babalik na lang tayo minsan. Pero ngayon, hahanap muna tayo ng matutulugan ngayong gabi, ha? Opo, Mama. Huwag ka nang umiyak. Ikaw ang iyak ng iyak kanina eh. Ang dami kasing mga bad doon. Inaaway ka nila, Mama. Huwag ka mag-alala, anak. Kaya ko yun. Malakas kaya ang mama mo. Ikaw ang inaalala ko. Gutom ka na ba? Hindi po. Kaya ko din po. Daisy, wala ka pang kinakain buong araw. Sandali lang ha. 100 pesos na lang ang natitira sa pera ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin ngayong gabi pero kailangan kumain ni Daisy dahil mukhang nanlulumo na siya. Napadaan kami sa isang karinderya kaya bumili ako ng kanin at isang hotdog para sa kanya. Ang natitirang pera, pang pagkain naman niya, bukas.
Hinigop ko naman ang libreng sabaw at nakiusap pa ng isa pang bowl. Mama, bakit di ka kumakain? Busog pa ako, baby. Okay na sa akin tong sabaw. Gusto ko lang ng mainit sa tiyan. Kain ka lang, ha? Dapat maubos mo yan. Pero mama... Sige na, Daisy. Napahinto ang bata nang tawagin ko siya sa pangalan niya. Alam niyang seryoso ako pag ganun. Tumahimik na lang siya at tinuloy ang pagkain. Matapos kumain, naglakad-lakad kami muli. Naghahanap ako ng kahit anong mga karatula ng hiring, pero pag nalaman nilang may bitbit akong bata, walang tumatanggap sa akin. Yun din ang naging problema ko sa paghanap ng trabaho ilang buwan na. Hindi ko maiwanan mag-isa si Daisy sa bahay. Simula kasi nang nabuntis ako, tinakwil na ako ng mga magulang ko. Ang nobyo ko naman na tatay ni Daisy, dinala ako sa bahay ng pamilya niya. Pero kalaunan ay naging malupit sila, kaya umalis din kami ng isilang ko si Daisy. Napunta kami dito sa malayong probinsya. Okay naman ang lahat hanggang sa maging 4 na taon si Daisy. Nagtrabaho sa ibang bansa ang tatay niya. Nang makarating abroad, parang nalimot na lang niya na may iniwan siyang mag-ina dito sa Pinas. Hindi na kami kinausap. Hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin siyang makontak. Pero naglaho na ng parang bula. Wala rin akong habol kasi hindi naman kami kasal. Simula noon, kaming dalawa na lang ni Daisy sa buhay. Napilitan akong kumuha ng trabaho sa mga pabrika, tindahan at kung san-san pa. Pero nahihirapan akong iwanan si Daisy sa bahay, lalo na't walang magbabantay sa kanya. Wala akong mga kaibigan o kakilala na mapagkakatiwalaan sa bagong lugar. Kaya nga andito kami ngayon, naglalakad sa kalsada at walang matuluyan. Mama, sorry, nawiwiwi na ako. Ala, huwag kang mag-sorry anak. Teka, hahanap tayo ng CR ha. Sorry po. Ito, halika. Pasok tayo dito sa Jollibee. Dito lang ako sa upuan ha. Hihintayin kita. Wiwi ka na. Babantayan ko mga gamit natin. Dito ka lang? Oo, di kita iiwan. Dito lang ako. Kunwari, naghihintay ng order. Sige na anak, bilisan mo. Nagmadali si Daisy papuntang CR. Mangiyak-ngiyak naman ako dahil naaamoy ko ang mga chicken joy at masasarap na pagkain na hindi ko mabili. Hindi na para sa akin, pero para sana kay Daisy. Ang tagal na namin na hindi nakakakain ng kahit anong masarap. Puro tuyo at daing lang na inutang pa sa tindahan ang kinasanayan namin. Nakatitig lang ako sa menu mula sa upuan ko. Naglalaway sa manok nang biglang may lumapit sa akin. Marian! Ikaw ba yan? Day, ba't nandito ka? Long time no see, ha? Oh, Maylin! Uy, kumusta? Napadpad ka rin pala rito. Tagal na nating di nagkita. Parang isang dekada na. Grabe, tagal na pala, no? Oo. Alam ko, di ba nagpunta kang Maynila para mamasukan? Tapos hindi na kita nakita. Ang laki ng pinagbago mo, Day. Di naman masyado. Ay, Day, hindi. Grabe ang transformation. Ano nangyari sa'yo? Ano palang ginagawa mo rito? Ay, ito. Bibili ng dinner. Kumain ka na ba? Bakit ang dami mong dalang gamit? Mama, tapos na ako mag-wiwi. Mama? Ay, oo nga pala, anak nyo ni... Oo. Daisy, ito si Tita Maylin mo. Mag-hello ka, anak. Mana po. Hala, sobrang galang naman itong batang to.
Thank you po. Tara, kain muna tayo. Sagot ko na. Mukhang kung saan pa kayo galing eh. Dami niyong dala. Oo nga eh. Okay lang ba? Salamat ah. Nagpasalamat ako sa Diyos na narinig ang mga panalangin ko. Siguradong kulang ang isang hotdog para kay Daisy. Kaya laking tuwa ko na malalamnan pa ang tiyan niya ngayong gabi. Problema ko na lang talaga ang tutuluyan namin. Pumila naman si Mylene para mag-order ng pagkain at hindi ko maiwasang panoorin siya. Ibang-iba na ang kababata ko. Ang tagal na nga ng huling pagkikita namin pero napakalaki ng pagbabago niya. Mula sa buhok, tindig at pangangatawan. Parang ibang tao na siya. Kung hindi ko pa nakilala ang boses at mga mata niya, hindi ko aakalain na si Mylene yon na dati ay kasama kong maglaro ng putik at patintero sa likod bahay namin. May kakaiba sa kanya pero hindi ko mawari. Pero nang lumapit siya sa amin na may dalang dalawang bucket ng Chicken Joy para bang nawala kami ni Daisy sa sarili namin. Dala na rin ng matinding gutom at pagod, nilapa namin ang binigay niya sa amin. Sige lang, kain lang kayo. Ikaw, bakit hindi ka kumakain? Busog pa ako. Mama, ang sarap. Sige lang, baby. Kain ka lang. Sabi ni tita mo, oh. Salamat, Mylene, ha? Grabe. Mukhang nakaluwag-luwag ka na talaga. Anong nangyari sa'yo? Nakahanap ako ng maayos na trabaho, eh. Talaga? Saan ka na? Nakuha kasi akong mayordoma sa bahay ng mayaman. Wow! Buti ka pa. Hindi lang kasambahay. Mayordoma talaga. Naswertihan lang. Eh, ikaw ba? Paano ka napadpa dito? Nasaan na si... Wala na kami ng papa ni Daisy. Kami na lang ng anak ko. Ay, naku, sorry. Nabanggit ko pa. Ayos lang. Pero, yun nga, Mylene. May problema kasi ako eh. Napalayas kasi kami sa tinitira namin. Kaya ba ang dami yung dalang gamit? Oo. Kanina lang. Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Sa totoo lang, mabuti nakasalubong kita kasi hindi pa ako kumakain buong araw. Hindi ko na din alam kung saan hahanap ng pagkain bukas. At lalo na kung saan kami matutulog ngayong gabi. Wala naman akong kapera-pera. Nawalan kasi ako ng trabaho tapos... Uy! Day, huwag ka nang umiyak! Kalma lang! Ano ka ba? Magagawa naman natin yan ng paraan eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Eh, naghahanap ng bagong kasambahay ang amo ko. Tapos kailangan mo ng trabaho, di ba? Eh, di sa amin ka pumasok. Sama mo si Daisy, mag-stay in ka. Solve ang problema mo. Ha? Ganun lang kadali? Siyempre, mag-a-apply ka sa amo ko kay Mang Abel. Pero ganun na rin yun. Siyempre, ni-refer kita eh. Malakas kaya ako dun. Seryoso ka ba, Mylene? Kasi napakalaking tulong nito sa amin ni Daisy. Literal na sa kalsada na kami dapat matutulog eh. Tatanawin ko talagang malaking utang na loob kung makakapasok ako sa inyo. Ano ka ba? Wala yun. Tara na! Tapos na ba kayong kumain? Apa, thank you po. Hindi ko mapigilang umasa sa sinasabing trabaho ni Mylene. Kahit wala akong karanasan sa pagiging kasambahay, talagang determinado akong gawin lahat ng makakaya ko para matanggap ako. Kailangan namin ito ni Daisy. Kaya nga nang makarating kami sa malaking bahay ni Mang Abel, inayos ko ang sarili ko at pinagsabihan si Daisy. Anak, behave lang ha. Huwag magsasalita pag hindi kinakausap. Kakausapin ako ng boss ni Tita Mylene mo. Napaka-importante ha. Huwag kang makulit. Opo, Mama.
Naku, huwag kang kabahan, Day. Okay lang yan. Mabait si Mang Abel. Oo naman, mabait talaga ako. At sino naman itong mga dinala mo ngayong gabi, Maylin? Magandang gabi po. Ako po si Marian, at ito po ang anak ko si Daisy. Mag-a-apply lang po sana bilang kasambahay po. Ah, kababata ko siya. Nakasalubong ko kanina. Sabi ko kailangan natin ang kasambahay. Hmm. Sakto, kaalis lang ni Mildred. Wala ngang pasabi eh, no, Maylin? Nakipagtanan ata sa kasintahan niya. Ay, talagang ganun lang siguro ang buhay. At sino naman itong kasama mong maliit na babae? Ilang taong ka na, iha? 5 years old po. Anak ko po si Daisy. Mukhang matalinong bata. Kung ipapahintulot niyo po, kung maaari po mag-apply ako bilang stay-in tapos kasama ko po si Daisy. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po yan at walang imik. Hmm. O sige. Kung kababata ka naman pala ni Maylin, eh siguradong okay ka. At mukha rin naman mabait tong si Daisy. Aba, hindi mo na itatanong. Si Maylin ang nagdala sa akin ng swerte. Ordinaryong albularyo lang ako eh. Pero nung dumating sa buhay kong itong si Maylin, nako, saksakan ng swerte ang dinala sa akin. Kaya nga, nakapundar ako ng ganito kalaking bahay at mga kotse. Sus, kayo talaga, Mang Abel? Kung ano-ano na namang pinagsasasabi ninyo? Totoo naman eh. Kaya nga, buong-buong tiwala ako sa'yo. Oo siya, maiwan ko na kayo. Tanggap ka na, Marian. Ikaw nang bahala sa kanya, Maylin. Uy, Day! Maraming salamat talaga, ha? Akala ko, papasok na ako sa illegal na trabaho eh. Niligtas mo kami ni Daisy. Seryoso ako. Tatanawin ko talaga tong malaking utang na loob. Ano ka ba, maliit na bagay? Para saan pat magkababata tayo, di ba? Halika kayo, sunod kayo sa akin. Tuturo ko sa inyo ang kwarto nyo. Wow, grabing laki ng bahay na to, parang mansyon. Oo nga eh. Alam mo ba dati, sa barong lang nakatira si Mang Abel. Malakas pa lang kita sa pagiging albularyo. Kung alam mo ang dapat gawin, diskarte lang talaga minsan. Wow! Mama, dito na tayo titira? Ang laki ng kwarto! Doble ng kwartong to ang buong apartment namin ah. Naku, nakakatuwa naman. Hindi lang yun. Bumili tayo ng pagkain bukas, Marian. Kung anong kailangan nyo, magsabi lang kayo. Si Mang Abel, lagi naman siyang kumakain sa labas, kaya pagkain niyo na lang ang dapat niyong isipin. Sobra-sobra na yata ang kabutihan niyo. Hindi ko inakalang saswertehan kami ng ganito. Hindi naman lahat pasarap lang dito. May trabaho din. Kaalis lang nung huling kasambahay, kaya sa'yo mapupunta ang trabaho. Dahil ako tumutulong sa shop ni Mang Abel buong araw. Ah, ganun ba? Oo naman. Sabihin mo lang ang lahat ng kailangan kong gawin. Lilinisin ang buong bahay, maliban sa shop. Ako nang bahala doon. Nagbibenta si Mang Abel ng mga gamot at iba't ibang gamit ng albularyo. Masela ng mga bagay, kaya hindi pwede ang kahit na sino doon kundi ako. Naintindihan mo ba? Lalo na ang bata, baka maglaro doon at makabasag. Klaro. Sisiguraduhin kong hindi makakagulo si Daisy sa shop. Huwag ka mag-alala. Aayusin ko talagang trabaho ko. Mabuti. Yun lang naman. Magpahinga na kayo. Kung gusto pang kumain ng bata, pumunta lang kayo sa kusina, ha? Ayoko may nagugutom. Gusto ko laging busog ang bata. Napangiti ako sa aking kababata. Ramdam na ramdam ko ang malasakit niya sa amin, lalo na kay Daisy. Ang sarap ng tulog ko ng gabing yon. Siguro dahil na rin sa nawala ang mabigat na problema sa mga balikat ko. Kabaliktaran naman ang nangyari kay Daisy. Para bang balisang balisa ang bata. Pagkagising pa lang ay latang-lata siya at irritable. Mama! Bakit, baby?
Anong nararamdaman mo? Di ko po alam. Malamig po pero mainit. Di ko alam, ma. Naku, baka nahamugan ka kagabi sa kakalakad natin. Nagugutom ka ba? Lulutuan kita. Kumain ka muna para maayos sa'yo sa pakiramdam mo. Tapos matulog ka na lang ulit. Ayoko, mama. Ayoko sa kwarto mag-isa. Ha? Eh bakit naman? Ang ganda-ganda nga ng kwarto eh. Ang laki pa nga ng kama at ang lambot. Ayaw mo bang magpahinga habang nagtatrabaho si mama? Nakakatakot po. Ha? Nakakatakot? Bakit naman, anak? Kagabi po. Ano yun, anak? Anong nangyari kagabi? Kagabi, kasi po, nakakatakot. Hmm? Ano yun? May napanaginipan ka ba? Hindi po. Hindi ko po alam. May bad po, may bad. Ha? Paanong bad? May nakita ka ba? Kinabahan ako nang tumango ang bata. Hindi ugali ni Daisy ang magsinungaling para sa atensyon. Hindi siya ganong klaseng bata, kaya kung sinabi niyang may nakita siya, naniniwala ako. Agad akong nagpunta sa pintuan namin. Sinuri ko ito at mukha namang nakalak pa rin. Tinanong ko ulit si Daisy kung ano ang nakita niya, pero lalo lang siyang naiiyak tuwing napipilitan siyang alalahanin ang nakita niya. Niyakap ko na lang ng mahigpit ang bata hanggang sa tumahan na siya. Anak, kailangan ko nang bumangon. Pasensya ka na ha. Kailangan na magtrabaho ni mama. Uwi na tayo, mama. Alis na tayo rito. Hindi tayo pwedeng umalis dito, baby. Kailangan ko magtrabaho para magkaroon tayo ng pera. Kailangan nating magstay dito, anak. Pasalamat nga tayo, pinatira tayo rito eh. Ganito na lang. Isasama na lang kita, ha? Para hindi ka maiwan dito. Sama ka kay mama pag magluluto at maglilinis ako, ha? Sige po. Isang lalaki ang dinatnan namin sa kusina. Matipuno at matangkad pero mukhang napakabait ng mukha. May itsura din talaga. Nagpakilala siya bilang si Raymond, driver ni Mang Abel. Nag-aalmusal siya at agad kaming inaya kumain. Gusto niyong pandesal? Ito, marami pa. Mainit pa yan. Binili ko dyan sa kanto. Gusto mo, anak? Sige, kuha ka. Thank you pa. Sige lang. Kung gusto niyo ng pandesal tuwing umaga, dadalahan ko kayo lagi. Nako, huwag ka na mag-abala. Bahala ko rin kasi magluto. Walang lulutuin. Walang laman ng ref. Oo nga pala. Kaya pala ako binigyan ni Maylin ng pambili ng grocery. Nagkakilala na kayo ni Maylin? Kababata ko si Maylin. Nakasalubong namin siya ni Daisy kagabi, kaya inalok niya ako ng trabaho. Grabing bait ni Maylin, no? Kumunot ang noo ni Raymond at may sasabihin sana siya nang biglang dumating si Maylin. Nagulat siya nang makita si Raymond at agad na tumabi sa lalaki. Hi, Raymond! Anong ginagawa mo dito? Narinig ko kasi may bagong dating. Ay, ganon? Minsan ka lang magpunta dito sa loob eh. Akala ko naman, ako dinalaw mo. Hindi. Alam mo na ba kung anong nangyari kay Ate Mildred? Nasa na daw siya? May balita ba? Di ko alam. Nagtaanan siguro, sabi ng pamilya niya. Ha? Wala namang kasintahan si ate. Ano bang alam mo? Alam mo ba ang personal na buhay niya? Ilang buwan lang ba dito si Ate Mildred? Masasabi mo bang alam mo na ang lahat ng tungkol sa kanya? Hindi, pero... Bakit ba masyado kang interesado sa mga kasambahay dito? Driver ka, baka nakakalimutan mo. Ako yung mayordoma, ako yung in charge. Hindi ko naman kine-question yun.
pero... Uy, hindi pa ako tapos magsalita, Raymond! Nakakalimot ka na ata sa lugar mo dito, no? Nagpapa-impress ka lang ba dito sa bago? Hindi ako nakakalimot dahil lagi mong pinapaalala. Alam ko na ikaw ang nasusunod dito sa bahay na to. Kaya nga. So makikinig ka. Kung sinabi kong nagtanan si Ate Mildred, di ba? At tigilan mo na yung kakatanong mo. Walang patutunguhan yan. Okay, sige. Alam mo naman ayokong kasungitan ka, Raymond, di ba? Huwag ka na kasing makulit. Teka, saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Lalabas na ako. Sandali lang. Mamaya pang alis ni Mang Abel. Hindi mo pa siya kailangang ipag-drive. Samahan mo muna kami. Mamimili kami ng pagkain. Nakakagulat ang pabago-bagong pakikitungo ni Mylene kay Raymond. Una, malambing siya. Maya-maya masungit naman. Tapos ngayon parang lintana naman siya sa lalaki. Hindi ako sanay sa bagong ugali ng kababata ko dahil napakatahimik at napakabait niya noon. Di makabasag pinggan at walang imik kahit maraming nang iinsulto sa kanya dahil sa kanyang itsura. Maitim, maraming pekas sa katawan at may katabaan kasi siya noon. Hindi ko naman alam kung bakit tampulan siya ng tukso dahil para sa akin, hindi importante ang panlabas na kanyuan niya dahil ginintuan ang puso niya. Isa siya sa mga namiss ko nung umalis ako sa lugar namin. Pero ibang-iba ang Mylene na nasa harap ko ngayon. Raymond, dalhin mo to. Pati ito, pakibuhat. Ikaw, Marian, may gusto ka pa ba? Ah, wala naman na. Sapat na yung mga nabiling pagkain. Ay, yung bata. Ba't kanya ng itsura? Ah, medyo masama lang ang gising. Baka magkakalagnat din siguro. Nabigla yata siya sa mga nangyari kahapon. Ganun ba? O sige, umuwi na muna tayo. Raymond, pakilagay na sa kotse yung mga pinamili. Ang init, babalik na ako sa kotse. Kailangan ko ng aircon. Bilisan mo ha, gusto ko na umalis. Uy, tulungan na kita. Huwag na, kaya ko naman to. Ganyan talaga si Ma'am. Big time yan, daig pa senyora. Hala, huwag kang magsalita ng ganyan. Dami ngang binili ng pagkain ni Madam eh. Nga pala, gusto ba ni Daisy ang ganitong laruan? Tinitingnan kasi niya kanina. Binili ko na. Wow! Mama, tingnan mo! Oo nga, baby. Kamukha yan ang dal mo. Anong sasabihin mo kay Tito Raymond? Maraming salamat po! Ayan! Ngumiti na ulit si Daisy. Mabuti naman. Kanina pa siya malungkot eh. Baka kailangan niya ng gamot. Gusto niyo bang bumili ako? Ay, hindi na. Meron ako sa bahay. Salamat ah. Gustong-gusto din talaga ni Daisy ang ganyang dali. Hindi ko naman masabi kanina kasi nahihiya ako. Naiwan kasi niya yung mga laruan niya sa apartment namin nung pinalayas kami. Walang anuman. Marian, okay lang ba kung itanong ko kung nasaan ang tatay ni Daisy? Kinalimutan na kami nung nag-abroad. Pero tinanggap ko na rin. Ano ba? Kanina pa ako naghihintay sa kotse. Gaano ba katagal maglagay ng grocery dyan, Raymond? Uy, Marian, huwag mo na siyang kulitin. Pumasok ka na. Tinulungan lang ako ni Marian. Bakit ba ang init-init ang ulo mo? Init ang ulo ko kasi naglulumandi pa kayo dyan habang naghihintay ako. Wala kayong pakialam sa oras ng ibang tao. Akala ko ba may sakit yung bata? Uunahin mo pa yung lande kaysa sa anak mo talaga, Marian? Tara na. Kailangan nang bumalik. Ubuksan ko pa yung shop. Napatahimik ako sa mga sinambit ng aking kaibigan. Di ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig niya. Masama ang mood niya buong daan pa uwi. Kaya di rin siya nagsasalita. Nakatulog naman si Daisy kaya minabuti ko na rin na pumikit at baka mabulyawan pa ako ni Mylene. Di naman ako makatulog dahil sa pagkabalisa sa mga sinabi niya. Sobrang ibang-iba na ang kaibigan ko, pati ang itsura niya. Marahil dahil mayaman na rin siya kaya maraming napaayos sa sarili. Katulad ng balat niya at buhok. Hindi ko mawari pero may kakaibang kinang
at kinis ang buong katawan niya. Pagka-uwi namin, agad namang umalis si Mang Abel kasama si Raymond. Bakit kanina ka patingin ang tingin sa akin sa kotse? Ay, pasensya na. Kasi Day, grabe ang ganda ng balat mo. Anong sikreto mo? Parang ang bumata ka pa. Yan ang nagagawa ng may kilalang albularyo. Napakarami kayang halamang gamot ni Mang Abel. Ituturo ko sa'yo minsan. Ay hindi, ayos lang. Baka isipin pa ni Mang Abel. Kaya bago-bago ko pa lang nang hingi-alam na ako sa shop. May punto ka. Mabait naman si Mang Abel. Pero siguro huwag mo nalang gagalitin. Alam mo yun, dapat alam mo lagi ang lugar mo. Ay oo naman. Matanong kita, bakit gusto mo ng ganito kakinis din ang balat? Gusto mo mapansin ka ni Raymond, ano? Ha? Hindi ah. Natanong ko lang. Ang laki kasi ng pagbabago. Ano naman sa'yo? Naiinggit ka ba? Oy, Maylin. Wala akong masamang intensyon. Natanong ko lang. Nagtaka lang kasi ako. Aminin mo na. Kursonada mo si Raymond, no? Maylin! Lumayo ka sa kanya. Teka lang naman. Wala ko sinasabi. Paano napunta sa usapan si Raymond? Basta, layuan mo siya. Ang tingin mo ba, hindi ko nakita yung laruan na binigay niya sa bata? Wala namang masama doon. Natuwa pa nga si Daisy eh. Naawa kasi ako na iwan niya yung mga laruan niya. Huwag mo palapitin ang bata kay Raymond, okay? Ha? Bakit naman? Ayoko sanang sabihin ito dahil hindi ako chismosa, pero... Ano yun? Sikreto lang natin, ha? Ang bulong-bulungan dito, dapat na daw ikulong niyang si Raymond. Mahilig daw kasi sa mga bata. Anong masama dun? Palagay nga ang loob sa kanya ni Daisy eh. Mabuti nga yung ganun para hindi natatakot ang bata sa kanya kung makakasama natin siya. Hindi mo ko naiintindihan. Mahilig siya sa mga bata. Gets mo? Ay, minsan, Marian, mabagal tayo, ha? Ang sinasabi ko, may chismis na nangmomolestya siya ng mga bata. Ha? Oo. O, naiintindihan mo na ako ngayon? Diyos ko, bakit nandito pa siya? Eh, syempre, wala namang ebidensya. Pero yun ang bulungan. Okay? Kaya sinasabi ko sa'yo, lumayo kayo sa kanya. Matapos ang babalang ito, nagtungo na siya sa shop. Napailing na lang ako sa narinig ko. Minsan talaga kahit anong bait ang pinapakita ng tao, posible na may tinatagong sikreto. Mahirap talaga magtiwala agad kaya pinangako ko sa sarili ko na magdodoble ingat kami kay Raymond. Lalo na kung si Daisy ang pinag-uusapan dito. Kinuha ko na rin ang pagkakataon para makapagsimula na sa paglilinis ng bahay. Nakatulog naman ang bata sa pagod kaya pinahiga ko sa kwarto namin. Di nagtagal at nagising na rin siya kaya sumama siya sa akin habang nagluluto ako ng tanghalian. Sa gitna ng pagluluto, may napansin ako. Bakit kaya walang bawang at asin sa mga binili? Mama? May bibilhin ako sa tindahan, anak. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige po! Nagtungo kami sa pinakamalapit na tindahan. Laking gulat ko naman nang madatnan ko ang isang tinderang mangiyak-ngiyak nang malaman na sa bahay ako ni Mang Abel nagtatrabaho. Matapos niyang ibigay sa akin ang mga pinamili ko, pinigilan niya ako bago makaalis. Tama ba ang pagkakarinig ko? Kinamang Abel ka nagtatrabaho? Opo, bakit? Parang awa mo na. Kung may alam ka tungkol sa nawawala kong pamangkin, ipaalam mo sa akin. Jenny ang pangalan ng pamangkin ko. Please naman, no. Ha? Eh, bakit naman po sa akin yung tinatanong? Anong kinalaman nun sa pamamasukan ko kinamang Abel? Hindi ko alam kung alam mo na. Pero maraming nawawalang bata dito sa lugar namin. Sa totoo lang, sa tingin ko may kinalaman sa bahay na yan. Ha?
Paano niyo naman nasabi yun? Sabi ng bayaw ko, naglalaro lang daw sa labas yung bata. Pero tingin ko talaga, simula nang dinala ng bayaw kong pamangkin ko doon, nawala na siya. Eh yung bayaw ko, hindi na nagpakita. Tapos nakita namin sa Facebook, ang daming pera. Kinalimutan na yung pamilya niya. Parang di nawawala ang anak niya. May kinalaman ba to sa mga chismis tungkol kay Raymond? Sa mga bata ang mga kursunada niya? Ha? Si Raymond? Wala akong naririnig na ganyang balita dito. Napakabait ni Raymond! Sabi po sa akin ni Mylene, maraming bulong-bulungan dito tungkol kay Raymond eh. Talaga naman si Mylene, gumawa pa ng kwento. Eh siya nga ang maraming chismis dito. Iha, may-ari ako ng tindahan. Lahat ng ganap sa lugar na to, sagap ko. Walang kawala sa akin. At kahit kailan, walang ganyang chismis tungkol kay Raymond dito. Sigurado po ba kayo? Kung may ganong chismis, hindi ko na palalapitin ng mga anak ko kay Raymond. Pero isa si Raymond sa mga pinakamatulungin dito sa lugar namin. Hindi ko masasabi ang parehas kay Mylene. Kung nakukuha mong ibig kong sabihin. Ganun po ba? Aba, oo! Eh nung isang araw lang, kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya tinabo yung ali na may sakit na walang pambayad. Kung wala daw pambayad, lumayas na lang. Hindi naman ganun ang patakaran ni Mang Abel dati. Kaya nga lumago ang negosyo niyang si Mang Abel dahil napakabait sa kapwa. Libre ang gamot pag hindi talaga kaya makabayad. Pero ngayon, ano na? Kulang na lang pagtabuyan niya yung ali. Muko, talaga po? Oo, kitang-kita ko! Kaya nga hindi na rin talaga maganda ang reputasyon ng babaeng yan dito. Hindi ko nga alam kung bakit dinudumog pa rin ang shop na yan eh. Pero ito ang totoong chismis ha. Ang sabi-sabi, may ginagawa daw siya paggabi. Kasi kung sino-sino ang nagpupunta dyan. Wala naman po akong nakita kagabi. Abay malamang. Ano nga namang gawin niyang halata ang mga ginagawa niya sa'yo? Sige po, salamat. At kung may balita ako, ipapaalam ko sa inyo. Hindi pa kami tuluyang nakakapasok pabalik sa loob ng bahay nang maramdaman ko ang malakas na paghatak sa aking braso. Napalingon ako sa kamay ni Mylene na napakahigpit ang hawak sa akin. Sinong nagsabing pwede kayong lumabas? Ay, sorry. Hindi ko alam na ipinagbabawal pala. Asensya na, hindi ako nakapagpaalam. Paano kayo nakalabas? Wala namang kandado yung gate. Sa susunod, magpapaalam ka. Lahat ng gagawin mo dito, dadaan sa akin. Naiintindihan mo? Sige, Day. Pasensya na ulit. Pumasok na kayo! Ano bang ginawa niyo sa labas, ha? Nakalimutan kasi nating bumili ng bawang at asin. Ito, bumili na ako ng marami. Sumulyap siya sa supot na dala ko at parabang nandiri. Sinabi niyang babalik siya sa shop at binilinan kami na bawal lumabas ulit dahil nagagalit si Mang Abel pag ganon. Matapos kong magluto, nagtungo ako sa shop ni Mang Abel. May kalakihan ito. Isang pintuan ang nabubuksan lamang galing sa labas at isang pintuan naman na pwedeng pasukan mula dito sa loob ng bakuran. Mylene? O bakit? Diba sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dito sa shop? Paano kung may customer? Ay, sorry. Aayain lang sana kitang kumain. Nakapagluto na ako. Hindi ako kumakain dito sa bahay. Sige na, busy ako. Sa susunod, huwag kang kakatok dito. Nakaka-istorbo ka. Pasensya na. Teka, yung bata. Kumain na ba? Huwag kayong magpapagutom. Nagbuntong hininga na lang ako pagpasok sa loob ng bahay. Di ko na malaman saan ko ilalagay ang sarili ko sa pakikisama kay Mylene. Minsan mabait, minsan sungit. Pero kahit ganun, iniintindi ko na lang. Siya pa rin ang dahilan kung bakit kami may tinitirhan ngayon. Pero kahit pala si Daisy ay nakakaramdam na kay Mylene. Ayoko siya, Mama.
Mas gusto ko si Tito Raymond. Mabait siya sa akin. Si Tita Mylene, lagi ako iniirapan pag hindi ka nakatingin. Tsaka parang bad po siya. Shh, anak! Huwag kang magsalita ng ganyan. Malaki ang utang na loob natin kay Mylene. Pinatira nila tayo rito. Kung hindi nila tayo nakita sa Jollibee, tiyak na sa bangketa na tayo natutulog ngayon. Pero mama... Daisy, makikinig ka sa mama. May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang lalapit kay Raymond, ha? Naiintindihan mo ba ako? Pero bakit po? Basta anak, makinig ka na lang sa akin. Ayokong kinakausap mo siya, ha? Huwag kang lalapit doon. Tumahimik na lang ang bata. Hindi ako maaaring magbaka sakali tungkol kay Daisy. Kung tama man ang chismis o hindi, ayokong ipahamak ang anak ko. Napanatag naman ang loob ko nang medyo umayos na rin ang pakiramdam niya, kaya nanumbalik na ang sigla ng bata. Pero di ko pa rin siya hinahayaang mawala sa aking paningin. Balik naman ako sa paglilinis at luto pagdating ng hapon. Nakauwi naman na sila mang Abel at Raymond at dahil dito pumunta na naman si Raymond sa kusina. Uy, anong niluluto mo? Ang bango ah. Tinola, saan si Mang Abel? Dumiretso sa kwarto niya. Masama daw pakiramdam eh. Ah, ganun ba? Daisy anak, doon ka na muna sa kwarto maglaro. Tatawagin na lang kita kapag ready ng hapunan. Ay, Daisy, sandali. May bibigay akong bagong laruan sa'yo. Wow! Mama! Anak ko, Raymond. Nag-abala ka pa. Sapat na yung dati. Hindi na matatanggap ni Daisy yan. Sobra-sobra na. Balik mo na yan kay Raymond. Sige na, anak. Doon ka na sa kwarto. Ano ka ba? Ayos lang yun. Alam mo, marami kasi akong pamangkin. Kaya sanay akong bumili ng regalong pambata. Nakakatuwa kasi. Nagustuhan mo ba, Daisy? Opo, salamat po. Mabuti naman. Sige, makinig ka sa mama mo. Kailangan mo na ata magpahinga. Binanood ko si Daisy magpunta sa kwarto namin habang nararamdaman ko na nakatingin sa akin si Raymond. Hindi ko maiwasang mailang sa presensya niya dahil sa narinig ko mula kay Mylene. Gayunpaman nakangiti at tahimik lang ang lalaki na naghihintay sa lamesa. May kailangan ka ba? Pwede makikain. Nung nandito kasi si Ate Mildred dati, nagluluto siya ng pagkain namin. Kaya pagkatapos ng shift ko, nakikikain ako. Bakit sabi ni Mylene, minsan ka lang dito? Eh bakit ngayon lagi ka nandito? Ah, yun lang ang akala ni Mylene. Kasi, yun sa totoo ha, umiiwas ako sa kanya. Kaya laging si Ate Mildred ang kasama ko. Ha? Eh bakit naman? Sabihin na lang natin na ayoko talaga sa ugali ni Mylene. Masyado kasi siyang mapagmataas at matapobre. Kala mo kung sino na senyora. Eh, mayordoma lang din naman siya. Lahat naman tayo dito nagtatrabaho ng maayos. Sana hindi siya masyadong malupit sa mga tao. Kasi alam naman niya ang pinanggalingan ng mga kumakayod lang din sa buhay. Uy, kaibigan ko si Mylene ah. Ayoko yung mga ganyang usapan. Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kahit na. Ayokong may ganyan. Malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya. Kinupkup niya kami kung kailan sadsad na kami. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Oo naman. Tapat kang kaibigan. Naiintindihan ko. Mabait ka din at maalagang nanay. Ah, syempre anak ko yan eh. Pero may tanong ako sa'yo. Hanggang saan ang pagtanaw ng utang na loob? Kahit ba masaalang-alang ang kapakanan ng anak mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang, Marian, may mga bagay dito na nababalot ng misteryo. Kaya gusto ko nga malaman ang nangyari kay Ate Mildred. Tingin ko di talaga nagtanan.
Alam mo bang nandito pa rin ang lahat ng mga gamit niya? Saan ka nakakita ng ganun? At sa mga nawawalang bata, marami daw dito sa inyo. Oo, isa pa yun. Sa ngayon, wala akong ibang magawa kundi magmatsyag. Pero kung tutulungan mo ko, mas mabuting may tao sa loob dahil nasa labas ako lagi. Minamanmanan ko ang kilos ni Mang Abel. Hindi ko na kasi alam kung sino talaga ang mapagkakatiwalaan sa lahat ng to. Ano ba naman itong pinasok kong trabaho, Sir Jupiter? Hindi ko maiwasang sumang-ayon kay Raymond dahil pati ako nalilito na. Hindi ko na alam kung kanino ako dapat maniwala, kaya tumahimik na lang ako. Sa ngayon na wala pa kaming pera at ibang matitirhan, kailangang maingat ako sa kilos ko. Pero iisa lang ang alam ko. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Kaya nang gabing yun, hindi ako mapakali. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Daisy na may nakita siya kagabi, kaya binantayan ko ang pagtulog niya. Pero sumapit ang ating gabi nang di ko na mapigilan ang ihi ko, kaya nagtungo ako sa banyo sa labas. Napasilip ako sa bintana at nakitang bukas pa ang ilaw sa shop. Dahan-dahan akong lumapit at narinig ang ibang mga boses. Isang malalim na boses at umiiyak na bata. Yumuko ako ng mukhang paalis na ang customer. Dali-dali akong bumalik sa bahay at dumiretso sa banyo. Bago ako pumasok, narinig ko ang pagsara ng pintuan sa shop at mga yabag ng paa papasok sa bahay. Marahil ngayon palang matatapos si Mylene sa mga gawain. Pero hating gabi, may customer? Matapos ko sa banyo, pabalik na ako sa kwarto nang may marinig ako sa pasilyo papunta sa kwarto namin. Tumindig ang balahibo ko nang may naramdaman akong presensya na sumusunod sa akin. Pumasok ako agad sa kwarto at nilak ang pintuan. Binuksan ko ang ilaw at binantayan ang pinto. Mama? Shhh! Mama! Shhh, anak! Huwag mo na maingay. Pinakinggan naming dalawa ang kahit anong tunog na galing sa labas ng kwarto. Hanggang sa may narinig akong mga kaluskos sa labas. Dumadagundong ang puso ko sa nerbiyos at niyakap si Daisy dahil nagsisimula na siyang umiyak. Makalipas ang ilang minuto nang walang nangyayari, lumapit ako sa pintuan at nilapat ang tenga ko dito. Pero wala na talaga akong marinig. Sinigurado ko ulit na nakalak ang pintuan bago bumalik sa kama. Wala akong balak buksan ang pintuan kung meron mang nasa labas. Pinatahan ko si Daisy hanggang sa nakatulog na ang bata. Hindi ko masabi ang parehas sa akin. Tirik ang mata ko hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, nauna sa akin si Mylene sa kusina. Nagulat ako dahil una, hindi naman siya kumakain kasama kami, at pangalawa, para bang kumikinang ang balat niya. Hello, magandang umaga sa inyo. Mylene, magandang umaga. Gusto mo ng almusal? Hindi na. Okay. Kumusta ang tulog niyo? Okay naman kayo sa kwarto? Okay naman. Ikaw? Mukhang good mood ka. Oo naman. Parang glowing ka nga. Ano nangyari sa'yo, Day? Ibang-iba ka na. Maraming nangyari. Naaalala mo ba sa probinsya natin dati? Yung pamilya ko, Marian? Wala na kaming makain. Yung bigas namin, inuutang lang namin sa tindahan. Maswerte na akong noodles. Pero madalas, pisong chicherya ang ulam. Pag wala talaga, gata sa kanin. Naaalala mo ba yun? Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang mga pinagdaanan natin. Napakahirap ng buhay. Kaya nga. Kaya di mo ako masisisi kung ginawa ko ang lahat para di na ako makabalik sa ganung buhay, di ba? Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa'yo, Mylene. May naiba sa'yo eh. Hindi lang sa itsura.
Mas maganda ka talaga ngayon. Pero sa buong pagkatao, may nagbago. Hindi na ikaw yung dating Maylene na nakilala ko. Hindi siya sumasagot, Sir Jupiter. Nakangiti lang siya na parang may sikreto siya. At napansin ko ang pagtitig niya kay Daisy. Ang bata naman pumunta sa akin at biglang yumakap. Agad ko siyang kinuha at hinimas ang likod. Iniba ko na lang ang usapan habang binubulungan si Daisy na bumalik sa kwarto. Hanggang gabi pala bukas ang shop? Minsan. Kagabi kasi. Marian, baka gusto niyo ulit ng pandesal. Maylene? Araw-araw mo ba siyang dadalhan ng pandesal, Raymond? Nagustuhan kasi ni Daisy yung pandesal kahapon. Salamat. Pwedeng pahingi ako? Nagpunta kasi si Daisy sa kwarto. Dadalhan ko na lang siya. Kumuha ako agad ng ilang pirasong pandesal at iniwan ang dalawa. Bahala na sila tun, Sir Jupiter. Nadatnan ko si Daisy sa kwarto na nakatalokbong ng kumot. Baby, dinalang kita ng pandesal. Gusto mo to, di ba? Opo. Oh, bakit ka malungkot? Ang dami mo ng pagkain ah. Mamaya, lulutuan kita ng hotdog tsaka bacon. Hindi ba gusto mo yon? Sabi mo gustong-gusto mo ng bacon. Mama, natatakot na ako dito. Pero kung aalis tayo dito, saan tayo pupunta? Ay, huwag kang mag-alala, anak. Ako ang dapat nag-iisip ng mga problema, hindi ikaw, ha? Basta magpakabusog ka, yun ang importante. Tara, lulutuan na kita para sumaya ka na. Pabalik kami sa kusina nang may marinig kami sa gawin ng kwarto ni Mang Abel. Napatingin ako at nakitang nagmamadali si Maylene papunta sa kwarto ng matanda. Bumalik naman kami sa kusina at nakita na andun pa rin si Raymond. Ano nangyayari kay Mang Abel? Isang linggo na kasi niyang dinadaing yung tiyan niya. Pero nitong mga nakalipas na araw, talagang medyo malala na. Lalo na paggabi. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Ayaw niya eh. Sabi niya magagawan daw niya ng paraan. Ah, albularyo siya eh. Baka gusto niya siya ang makagawa ng panlunas. Hindi yon. Sabi niya kahapon, tingin niya hindi pangkaraniwan yung sakit niya. Baka lumala lang siya sa ospital dahil may stress lang siya. Kasi hindi naman talaga siya magagamot dun. Eh paano na yan? Hindi ko alam. Pero standby lang ako kung kailangan nga siyang dalhin sa ospital. Raymond, may suspecha ako na may itinatago si Maylene. Tama ka nga, may mga misteryo dito sa bahay. Sabi na sa'yo eh. Pasensya na. Akala ko kasi may kinalaman ka. Pero mukhang siya o kaya si Mang Abel. Hindi ko alam kung sino sa kanila, pero may nangyayari dito. Kung hindi lang kami kapit sa patalim ni Daisy, aalis talaga kami eh. Pero sa ngayon, literal na sa bangketa kami dadamputin pag umalis kami rito. Kaya mo, aalamin ko ang totoong nangyari. Si Jenny kasi, yung pamangkin ni Aling Marcia na may-ari ng tindahan, nawawala rin. Hindi ko alam kung alam mo pero may mga batang nawawala dito. Nakwento nga sa akin ni Aling Marcia. Ang una kasi akala ko ikaw. Ha? Ako? Eh, sabi kasi ni Maylene eh. Ang kapal ng mukha. Paano nga ako? Parang kapatid ko na si Jenny. Yun na nga. Eh bakit naman sisirain ka ni Maylene sa akin? Hindi kaya pinagtatakpan niya yung mga gawain ni Mang Abel? Duda ako sa biglang pagyaman niya eh. Hindi ko rin alam, pero kailangan kong malaman. Sinabi ko na lahat ng nalalaman ko at pati na rin ang narinig ko kagabi sa shop. May umiiyak na bata. Binahagi naman ni Raymond ang plano niyang mapalapit kay Maylene. Kahit ayoko, mukhang yun ang paraan para malaman ng mga lihim niya. Kailangan pagkatiwalaan niya ako. Naku, mag-iingat ka ha.
hindi natin alam kung anong kapasidad nila. Marami silang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Sige lang. Tumagal naman na ako dito ng ilang buwan. Kaya ko na siyang bulahin nang wala silang ginagawa sa akin. Pero salamat na rin. Nagtiwala ka sa akin. Sinabi mo ang mga alam mo. Huwag kang mag-alala. Babalitaan kita agad. Pero hindi ito nangyari, Sir Jupiter. Dahil simula ng huling pag-uusap namin ni Raymond, hindi ko na siya nakita. Lumipas ang araw ng ganun, hindi siya matagpuan. Rinig ko naman ang mga malalakas na pagdaing ni Mang Abel, palala na rin ang palala ang lagay ng matanda. Si Mylene naman, lalong naging mas busy dahil simula ng magkasakit si Mang Abel, siya na ang humalili sa matanda. Dahil dito nagboluntaryo naman ako ng maganda ng pagkain para sa albularyo. Sige na, Mylene. Ako nang bahala kay Mang Abel. Dadalhan ko na lang siya ng pagkain. Huwag na. Ako nang mag-aasikaso sa kanya. Ang dami ng tao sa shop, oh. Paano ba ako makakatulong? Ako na lang sa shop? Hindi! Ako na! Hindi mo pwedeng hatiin ang sarili mo sa dalawa. Nasaan ba si Raymond? Aba, hindi ko alam. Ay, mamili ka. Ako sa shop o ako magdadala ng pagkain kay Mang Abel? O sige na, sige na. Dala mo na siya ng pagkain. Tapos bigyan mo din ng gamot. Ito oh, hawakan mo na maigi ang bote. Isubo mo sa kanya ang dalawang kutsara. Kahit ayaw niya. Masama ang lagay niya kaya hindi papayag yon. Pero bago pa lumala ang sakit niya, siya mismo ang gumawa ng gamot na yan. Wala siya sa sarili ngayon. Kaya baka kung ano pa ang sabihin. Pero kung gusto mong makatulong, bigay mo sa kanya yan. Sige, sige. Ako nang bahala. Dala-dala ang sopas na niluto ko nang punta ako sa kwarto ni Mang Abel sa dulo ng bahay. Ngayon lang ako napadpad dito kaya medyo kinakabahan ako sa madadatnan ko. Pero imbis na kaba ang naramdaman ko ng pagpasok sa kwarto ng matanda, matinding awa ang bumalot sa akin nang makita ang kalagayan niya. Putlang-putla siya, malayo sa itsura ng una ko siyang makita. Walang bakas ng ngiti at sigla, para siyang nalanta sa loob lang ng ilang araw. Namimintog din ang tiyan niya at pilit niyang hinihimas kasabay ng pag-ungol sa sakit. Hindi niya napansin ang pagpasok ko ng kwarto, parang wala siya sa sarili at nagdidelirio. Mang Abel? Huh? Mang Abel, si Marian po ito. May dala po akong pagkain. Marian? Yung bago pong kasambahay, may dala po akong sopas. Oh. Huwag na po kayong gumalaw. Isusubo ko na lang po ito sa inyo. Marian, si... May dala rin po akong gamot. Kaya ubusin niyo na po itong sopas para may laman yan tiyan niyo. Gamot? Opo, may ibinigay sa akin si Mylene. Bago ko pa matapos ang sinasabi ko, umiiling na ang matanda. Kasabay na rin ito ang pagtulo ng kanyang luha. Awang-awa naman ako sa kanya kaya dinahandahan ko na lang ang pagpapainom ng gamot. Sinuka niya ito at nagsimulang magwala. Amana! Amana! Estika! Mylene! Hindi po ako si Mylene. Ako po si Marian. Imbakta! Tahan na po. Inumin niyo na po yung gamot niyo. Para sa kabutihan niyo rin po ito. Huwag. Umalis ka. Parang awa mo na. Umalis. Umalis. Bumigay ako dahil sa matinding awa. Hindi ko kayang painumin pa siya at magdusa ang matanda sa stress na binibigay ko sa kanya. Iniwan ko siya mag-isa para matahimik na siya. Nabagabag naman ako sa nakita ko sa lagay niya. Dumiretso ako kay Mylene para ibalita ang nangyari kaya sinabi niyang siya na ang magpapainom ng gamot.
Inobserbahan ko siya ng mabuti, parang wala siyang pakialam kay Mang Abel. Dahil sa mga pinagsasabi ni Mang Abel sa reaksyon ni Maylene, may nabubuong mga suspetsa sa aking isip. Samantala tinambakan naman niya ako ng mga gawain dahil magkakaroon daw ng nalalapit na handaan. Kaya hanggang gabi, naglilinis pa rin ako ng mga banyo matapos kong magluto. Hindi ko na alam ang nangyayari sa labas. Nagtaka naman ako dahil sa lagay ni Mang Abel, parang wala sa lugar ang isang handaan. Napanghinaan din ako ng loob dahil nang tanungin ko ulit si Maylene kung nakita niya si Raymond, sabi niya nagpaalam daw sa kanya na babalik na sa probinsya niya dahil may emergency sa pamilya nito. Nabigla naman ako at nalungkot dahil wala sa plano yun. Hindi man lang din siya nagpasabi. Nakakalungkot na pinagkatiwalaan ko ang lalaki pero nagkamali ako. Kinagabihan, nakatulog ako agad dala ng matinding pagod matapos siguraduhin nakalak ang pintuan at katabi ko, si Daisy. Mama! Bigla akong nagising dahil sa boses ni Daisy. Madilim ang kwarto kahit naaalala kong iniwan kong nakabukas ang ilaw kaya nahirapan akong tumingin sa paligid. At tila ba nanigas ang katawan ko. Pilit kong inaangat ang kamay ko para kapain kung katabi ko si Daisy pero di kumagalaw ang buo kong katawan. Nagsimula akong magpanik dahil dito. Sa gitna ng kadiliman, isang itim na nilalang ang naaaninag ko sa gawin ng pintuan. Sinubukan kong sumigaw ng papalapit na ito sa kama pero walang lumalabas sa bibig ko. Sumunod na nagising ako, madilim pa rin pero doble ang paningin ko. Nakakakilos na ako kaya sinubukan kong kapain ang pwesto ni Daisy. At nangyari na ang pinakakinakatakutan kong bagay. Hindi ko na siya katabi. Nawawala ang anak ko. Napabalikwas ako sa kama at lumagabog ako sa sahig. Gumapang ako sa sahig dahil napakabigat at masakit ang buo kong katawan. Pinilit kong makarating sa pintuan. Sinigaw ko ang pangalan ni Daisy, ni Maylene, ni Raymond at kahit na ni Mga Bell habang gumagapang ako palabas ng bahay. Pero walang sumasagot sa kanila dahil wala ring lumalabas sa aking bibig. Nawawala ang boses ko. Pinilit ko pa rin makarating sa labas pero nakakandado ang gate. Nakarating ako sa pintuan ng shop pero hinang-hina na ako at paggewang-gewang na nang lumabas si Maylene mula dito. Ngumiti siya sa akin. Ayan naman pala. Ready ka na sa handaan. Tara na, Tay! Maylene. Huwag kang makulit. Huwag mong initin ang ulo ko. Sabi ko, tumahimik ka! Nangilo ako sa lakas ng paghampas niya sa mukha ko at tuluyang nagdilim ang paningin. Pagdilat ko, hinahatak na niya ako sa gitna ng shop. Umabot kami sa dulo at may binuksan siyang pintuan sa gilid. Sa loob nito may hagdanan pababa. Tinulak niya ako at nahulog ako pababa nito. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na sinapit ko dahil dito, Sir Jupiter. Pero sa gitna ng pagdaing ko, natatawa si Maylene. Huwag yung sabihin hindi ko kayo pinapansin, ha? Sinarado ko pa ang shop para sa inyo. Oh, sorry naman. Tinatamad na akong magbuhat. Pagod na ako eh. Dami ko nang ginawa. Tinuro niya ang paligid ng kwarto kung saan ako nahulog. Napaluha ako sa nakita ko. Totoo pala ang bangungot ko. May kumuha talaga kay Daisy. At hindi lang sa kanya, nakakulong ang ilang maliliit na bata sa mga hawla sa maliit na kwarto. Sa gitna nito ay isang malaking lamesa. Ang pinaka nakakahindik dito, nakapatong si Daisy sa hapagkainan, walang malay at napapalibutan ni Mang Abel at Raymond na nakagapos sa silya. May takip ang mga mata ni Raymond at parabang tulog lang siya habang si Mang Abel naman ay mukhang agaw buhay na.
Daisy! Anak! Huwag mo nang subukan. Malakas ang binigay ko sa'yo. Tipirin mo ang boses mo. Marian? Ikaw ba yan? Shhh! Huwag kang maingay, Raymond. O baka gusto mong makatikim din ang binigay ko kay Mang Abel at Marian? Anong ginawa mo sa kanila? Yan lang ang nararapat sa babaeng yan. Masyado siyang nakakaistorbo sa atin. Akala ko pa naman, makakatulong ko na siya dito. Kahit sino naman pwedeng silawin ng pera. Pero itong isang to, mukhang hindi kaya. Patay gutom naman. Tigilan mo na sila, Maylene! Na-enjoy ko ang pagpapanggap mo, Raymond. Hindi ba natuwa ka din sa ginawa natin? Hindi! Kahit anong pang-aakit ang gawin mo sa akin, hindi kita magugustuhan! Talaga? Ayaw mo nito? Hinalikan niya si Raymond at tinanggal ang takip nito sa mata. Nakita ni Raymond ang nangyayari sa kwarto at nanlisik ang mga mata nito. Dinuraan niya ang mukha ni Maylene kaya sinampal niya ang lalaki. Ang kapal ng mukha mo, Raymond! Dahil ba kay Marian kaya ayaw mo sa akin? Mahal na mahal kita, pero ayaw mo sa akin! Buisit ka talagang babae ka! Inagaw mo ang atensyon ni Raymond! Inagaw mo siya sa akin! Baliw ka ba? Kailan ba kita pinansin? Maganda ka nga, pero ang sama naman ang ugali mo. Nakakasuka ang mga kahayupang ginagawa mo dito. Gawa ng matinding galit sa paulit-ulit ng pagtanggi ni Raymond sa kanya, umatungal ng malakas ang babae. Napayuko siya at maya-maya ay biglang nag-iba ang anyo. Aatakihin na ata ako sa puso sa gulat. Kumayod ang matatalas na kuko niya sa balat ko pero ang pinaka nakakatakot dito ay ang mukha niyang kakaiba. Mabalasik at puno ng matatalas na ipin, hindi na tao ang kababata ko. Hinampas niya ako sa mga estante ng kwarto. May mga nahulog na bagay dito kasabay ng pagtama ko sa sahig. Yan ang nararapat sa'yo, mga agaw ka! Tama na! Diyos ko mo, Maylene! Naglalaro lang naman ako. Yan ang gusto ko. Bago ko kainin ang mga pagkain ko. Impakta kang hayop ka! Hindi ako impakta. Isa akong aswang. Aswang na nagugutom na. Pakawala mo siya! Wala siyang kinalaman dito, Maylene! Pakawala mo na sila! Sa akin ka naman galit, di ba? Ako ang umayaw sa iyo! Pakawala mo na sila! Habang nagtatalo ang dalawa, sinubukan kong bumangon pero nadulas ako sa isang masangsang na bagay. Malansa at itim na bagay ang nakapako sa sahig. Pagkataas ko nito, nasapo ko ang isang bungo na may mukha pa, mukha ng isang babaeng matanda. Oh, natagpuan mo na si Ate Mildred. Masaya ka na, Raymond? Nahanap mo na si Ate Mildred? Walang hiya ka! Diyos ko, si ate, anong ginawa mo kay ate? Wala akong mahanap na bata nun eh. Hindi ko mapigilan ang gutom ko. Pero mas gusto ko talaga bata. Mas maganda sa balat kapag bata ang kinakain ko. Kaya nga nung nakita ko tong si Daisy, sabihin na lang natin na yan ang paborito ko. Halang ang bituka mo! Gusto mong malaman ang sekreto ko, diba? Yan! Laman loob ng tao. At lalo na ng bata. Tignan niyo ako! Bakit? Bakit kami? Hindi ko naman sinasadya. Naswertehan lang. Nakita ko kayo sa kalsada at sinundan ko kayo. Hindi ikaw. Sa totoo lang, yung bata. Daisy! At salamat naman, nakinig ka. Binusog mo nga ang bata. Yan ang gusto ko eh. Malaman ng bata, siksik sa lusog. O ayan na, gising na siya. Hoy tanda, gising!
Anong ginawa mo sa kanya? Maylin, binigyan ka ng trabaho ng tao. Tapos siya nang igaganti mo sa kanya. Siya ang dapat magpasalamat sa akin. Simula nang dumating ako sa buhay niyang si Tanda, umasenso na siya. Hindi niya alam dahil yun sa mga gamot ko. Dahil yun lahat sa akin. Gamot? Oo. Pumatok ang mga gamot ni Mang Abel dahil sa mga hinahalo kong katas ng tao. Walang kaalam-alam si Tanda na may iba na akong racket. Mga bata! Alam niyo bang madaling makabili ng bata? Babayaran mo lang mga sindikato. Mga palaboy, bata sa bangketa, o kaya naman mga anak ng walang kwentang magulang. Pero malapit na akong matimbog nitong si Tanda eh. Kaya kailangan na niyang mawala dito. Lason? Oo. Nilason ko si Mang Abel. At yun din ang dumadaloy sa katawan mo ngayon. Maylin, tama na. Parang awa mo na. Tumahimik ka! Alam mo ang pinagdaanan ko. Hinding-hindi na ako babalik doon. At itong pagiging aswang ko ang pinakamagandang nangyari sa akin. Dahil dito, umasenso ko. Sapat na para makabili ng mga bata. Hindi ko na kailangan manghuli. Dinadala na sa akin. At tingnan mo to, sariwang sariwa. Lumapit siya kay Daisy sa lamesa. Napahinto ang paghinga ko. Sinubukan kong gumapang papunta sa kanila. Hinawi naman ako ni Maylin kaya humampas ako sa sahig sa paanan ni Raymond. Huwag si Daisy! Maylin, anong pwede kong gawin para pakawalan mo sila? Ako na lang! At talagang isasakripisyo mo ang buhay mo para sa kanila? Oo, dahil mabait at matalino silang tao. Pero tama na, payag na ako. Kung pakakawalan mo sila, ikaw ang mamahalin ko dahil napakabuti ng gagawin mo. Malaking bagay yun sa akin, kaya iaalay ko ang buhay ko sa'yo kung gagawin mo yun. Napahinto si Maylin dahil sa mga sinasabi ni Raymond. Kahit ako man nakukumbinsi na, lalo pa nang iangat ni Raymond ang kamay niya at iniabot ito sa babae. Lumapit si Maylin sa kanya. Hinawakan niya ang mukha nito kaya nagbalik anyong tao si Maylin. Hinaplos naman ni Raymond ang mukha niya at hinalikan. Sa gitna ng nangyayari, kinakapa ko ang sahig. Nakakuha ko ng malaking piraso ng basag na bote. Naghahalikan pa rin ang dalawa nang iangat ko ang basag na bote. Kasabay naman ito ang pagdilat ni Raymond ng kanyang mata. Tumango siya sa akin habang papalapit ako at bigla niyang hinampas ang sariling ulo kay Maylin. Nagulat sa sakit ang babae at dahil dito nagkaroon ako ng buwelo para itaga sa batok niya ang matalas na bote. Dumanak ang dugo sa likod ng leeg niya pero ayaw siyang bitiwan ni Raymond. Nagpumiglas siya pero lalo ko lang tinarak ang bote at kinakas pa ito sa leeg niya. Habang nangyayari ito, pinulupot lang ni Raymond ang mga malalaki niyang braso sa babae. Nagawa niyang makawala sa pag-atake namin at naitulak niya ako. Pero dahil dito nagawa kong mapalapit kay Raymond at sinimulan kong tanggalin ang pagkagapos sa kanya. Sinunggaban ako ni Maylin at sinakal. Hep, hep. Sandali lang, bago natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayong araw. Salamat sa lahat ng supporters at umabot na po tayo ng 300,000 subscribers. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor, Survivor True Stories. True to Life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo dun ha. Hanggang sa susunod, paalam! Ang kapal ng mukha mo! Panira ka talaga sa mga plano ko! Sisiguraduhin kong kakainin ko yung anak mo sa harap mo! Subukan mo lang, Maylin! Nawawalan na ako ng hininga nang makita ko si Raymond na hawak ulit ang matalas na bote. Sinaksak niya ito sa likod ni Maylin na talagang tinaga niya kaya umabot sa dibdib.
Napatingin ang aswang sa harap niya dahil sa nakausling bote sa harapan niya. Bumulwak ang dugo niya sa bibig at napabitaw siya sa liingko. Lumagapak ang aswang sa sahig at dito na natapos ang buhay ng kababata ko. Marian, sandali lang. Huwag kang bibitaw. Dadalhin ko kayo sa ospital. Hindi. Ang panglunas. Tayong gagawa. Paano po? Ituturo ko. Sinundan namin ni Raymond ang pangontra sa lason na gamit ang dugo ni Mylene. Matapos namin inumin ang gamot, gumaan ang pakiramdam ko at tuluyan na akong nakatulog. Panatag naman ako dahil alam kong nasa mabuting kamay si Daisy kahit mawalan ako ng malay. Mama! Anak! Daisy! Diyos ko! Marian, kamustang pakiramdam mo? Raymond, maraming salamat! Okay ka na, Mama? Oo, anak. Ikaw ba? Ano nangyari sa'yo? Mahinang gamot pampatulog lang ang binigay sa kanya ni Mylene. Diyos ko, salamat naman. Kumusta ang ibang mga bata? Naiuwi ng matiwasay sila, Jenny, Marian. Okay na sila. Niligtas tayo ni Tito Raymond, Mama. Hindi lang ako. Niligtas din tayo ng mama mo, Daisy. Mula sa ospital, nakauwi kami ng maayos. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na rin ng tuluyan si Mang Abel. Mas malala kasi ang lason na pinainom sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Nakausap niya naman ang mga pulis tungkol sa nangyari. Hindi man sa pinaniwalaan na aswang nga si Mylene, tumistigo kaming lahat tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng mga sindikato sa pagbebenta ng mga bata. Dahil dito, ilang buwan man ang nakalipas, natimbog din ang mga sindikato. Marami din daw bata ang nakauwi dahil dito. Pero higit sa lahat, nakabalik na ang mga bata sa kani-kanilang pamilya at ligtas na sa aming lugar. Marian, Raymond, bilang pasasalamat, gusto ko sana kayong bigyan ng permanenteng trabaho dito sa bahay. At itong negosyo, kayo na mag-aasikaso kung gusto nyo. Mabenta pa rin naman ang mga halamang gamot. At kita nyo naman, nakagawa kayo ng di oras. Pwede ko pang ituro sa inyo ang mga nalalaman ko. Nako, maraming salamat po, Mang Abel. Dito na tayo titira, Mama. Oo, dito na kayo titira. Kung gusto nyo, sa inyo na rin ang bahay. Wala naman akong ibang pamilya. At piniligtas nyo ang buhay ko. Kaya ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng sakin. Sa huli, nanligaw si Raymond at nagkatuluyan kami. Tumayo siyang pangalawang ama ni Daisy at natuto akong magtiwala ulit. Kumakayod pa rin kami araw-araw para sa kinabukasan namin, pero panatag ako na makakaraos kami dahil magkakasama kami. Mapait man ang pinagdaanan at maraming hadlang, pero sa huli, nabuo ang aming pamilya at wala na akong hihilingin pa. Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Gino. At baon ko ngayon ang kwento ng aking matalik na kaibigang anak ng dating Metro Aid na itago na lang natin sa pangalang Bidoy. Mga bata pa lang kami ni Bidoy ay pansin kong iba na po ang ugali nito. Palagi itong tinatamad at tila walang pangarap sa buhay. Walang sariling paninindigan sa buhay kung kaya't naging kalad ka rin at palabarkada.
maaga siyang napasama sa isang grupo ng mga hindi mabubuting kaibigan. Ang tropa nila Garci. Tinuruan siya ng mga kaibigan ni Garci kung paano uminom ng alak, manigarilyo at magdroga. Wala tuloy akong nagawa nung mga panahon na yon kundi ang tulungan palagi si Manong Nick na ama ni Bidoy. Tandang-tanda ko pa po, taong 1984 noon nang mangyari ang lahat ng ito. Bidoy! Anak ka talaga ng teteng, oh. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, ah. Pangaga na naman ba? Ano ba sinasabi, oh? Tutulog pa ako, ah. Napakahingi nyo, tay? Hoy! Alas 5 na ng hapon. Hanap ako ng hanap sa'yo sa ilayo pero wala kang animalis ka. Nandito ka lang pala kina Gino? Alauna po ng hapon yan dumating dito sa bahay namin. Sabog na naman, Mang Nick. Yung anak nyo, pagsabihan nyo po yan. Baka magulat po tayo, bigla na lang yan damputin. Yun na nga. Palagi pang hindi sumusunod sa curfew. Delikado talaga yan, tulong guest na yan eh. Pagdating dito sa amin, ba tulog na ho agad. Sabi ko samahan kayo magwali sa Kapitolyo. Maingot. Sinabi yun na ayoko maging Metroid eh. Pinagtatawanan na ang mga tropa ko. Marangal na hanap buhay ang pagiging Metroid. Tsaka ano bang pakialam ng mga tropa mo? Eh hindi naman sila yung nagpapalaman sa'yo. Bidoy, kung hindi ka magbabanat ng buto, wala ka ng pag-asa. Lige na, bumangon ka na dyan. Gino, pakitulungan mo nga kami anak. Iuwi ko na tong batugan na to. Wala ng nanay si Bidoy. Iniwanan silang mag-ama nang makaalis ito noon pa Japan. Uso kasi noong 1985 ang mga kumukuha ng ARB o Artist Record Book para lang maging entertainer o yung mas kilala sa mga tawag noong Japayuki. At sinuwerte si Aling Mila na makakuha ng ARB kaya naman 3 buwan pa lang sa Japan, hindi na siya nagpadala ng lapad kinamang Nick at Bidoy. Kumabit na sa mayamang Hapones si Aling Mila. Malaking dahilan yun kung kaya lumaking basagulero si Bidoy. Naging rebelde at bastos sa mga babae. Galit na galit siya sa mundo. Hanggang isang araw. O Gino, nandito ka pala. O ikaw Bidoy. May rally sa Recto kanina. Umabot hanggang City Hall. Oo, yan naman ngayon. Kasali tayo sa rally. Tangingot talaga to. Magwalis tayo ng mga kalat ng mga polis at estudyante doon. Kasama natin sila kapitan doon tsaka mga kapwa natin Metroid. Pagkatapos noon, night shift tayo sa City Hall. Ang night shift? Tayo ang nakatasad na magwalis sa harapan ng City Hall ng Maynila. Ayoko! At bakit? Sabog ka na naman, no? Hindi ho. Umaarte lang yan si Bidoy. Tamad yan eh. Gago ka, Gino, ha? Baka patulan na kita dyan. Naku, nang baka ka. Basta, kumilos na tayo. Abutin tayo hanggang gabi sa City Hall. Kumilos ka na, Bidoy.
Matapos magwalis ng magama sa rekto ay mag-isa na lang na nagpunta sa City Hall ng Maynila si Mang Nick para maglinis ng basura ng rally doon. Kahit na nilalagnat ang tatay ni Bidoy ay nagawa niya pa rin tumakas para lang makapag-session sa mga tropa niyang adik. Naiwan mag-isa si Mang Nick na nagwawalis sa City Hall. Mang Nick? Gina. Ay. Hindi ako makahinga. Kanina ko pa po kayo pinapanood mula sa kanto eh. Hindi kasi kayo nagpapahingi. Bawal. Tao po kayo, hindi kayo robot. Nasaan po ba yung anak nyo? Hindi ko alam eh. Eh, Mang Nick, mukha kong masama na yung lagay nyo eh. Teka. Oh, ang init nyo oh. May lagnat ba kayo? Wala. Wala to. Pawis lang to. Iuwi ko na po kayo. Magpahinga na kayo. Sabihan ko na lang po si Bidoy na sa bahay na kayo magkita. Ngunit laking gulat ko nang biglang mahimatay na ng tuluyan ang kaawaawang ama ni Bidoy. Humingi ako ng tulong sa mga tambay sa City Hall at dinala namin noon si Mang Nick sa ospital. May kandila pa siya. Uy! May dala pang biskwit. Uy! Nakalibre pang kapit. Sa lamay na lasing. Tay! San ka? Gago kang matanda ka. Wala ka naman sa sityo, eh. Gago ka, ha? Kukunya tangita, tay. Binuksan ng bangag na si Bidoy ang kurtina na nagsisilbing pintuan ng kapirasong higaan ni Mang Nick sa gakahon ng sapatos nilang bahay sa tondo. Bullshit ka talaga, tay. Tinulugan mo ako, ha? Nintay kita sa City Hall. Wala ka? Hindi na ako nagulis. Bala ka dun. Umuwi na lang ako. Ano ko, bale? Mabilis na sinara ni Bidoy ang kurtina at humilata siya sa labas ng kwarto ng matanda. Bakit malamig? Lelgon ba tayo, tay? Uy, tay. Umagot ka nga dyan. Bakit ba mausok dito sa mukha ko? Nag-iossi ka ba, tay? Bidoy, gusto mo na bang sumama sa akin? Oh? Saan? Ano pong pinagsasabi nyo? Bakit din yata? Mamili ka, anak. Hindi kita kayang iwanan sa ganitong sitwasyon mo. Sasama ka ba sa akin o magtitino ka na? Eh, si tatay sabog din yata eh. Kaya siguro mausok dito sa paligid, sabog din kayo, no? Ante nila niya. Di man lang kayo nagtawag, edi sana sabay tayong umidit buga. Wala ka na talagang pag-asa, Bidoy. Kung ganyan, isasama na lang kita sa kabilang buhay. Dahil doon mababantayan kita,
hanggang makakalimutan mo rin ang ginawa sa atin ng nanay mo. Aba, talagang malakas ang tama nyo, tayo, no? Teka, bakit nyo ba ako sinaksakal? Alam nyo, kapay nyo, tay. Itiwan nyo ako. Halika na, anak. Sa pupuntahan natin, hindi mo na kailangan gawin ang ginagawa mo sa sarili mo para lang hindi mo na maalala ang nanay mo. Hindi kita kahit iwanan na ganito ang lagay mo, anak. Ano ba problema niya, tay? Sinasakal niyo ako. Tapos umiyak niyo. Nalakaso na tama niyo at magtinira niyo. Bitiwan niyo ako. Halika na, anak. Sumama ka na sa akin. Bidoy! Bidoy, pare! Gino! Gino, pare! Natito ka sa loob. Tulungan mo ako. Bakit, Bidoy? Ano nangyayari sa'yo? Ito, si tatay. Sinasakal ako. Napahinto ako sa pagtakbo papasok sa bahay ni na Bidoy dahil sa sinabi niya sa akin. Lalo na nang makita ko siyang nakatayo at nakasandal sa pader habang hawak ang sarili niyang leeg. Pare, pare ang tatay mo. Itinakbo sa ospital. Huwag ka mabibigla, pare, ha. Ang tatay mo. Ang tatay mo patay na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bidoy sa narinig niya. Patay? Imposible, Gino. Eto, tatay ko, sinasakal nga. Teka. Ano si tatay? Ba't biglang nawala? Ha? Huh? Tay! Nasaan ka? Gino, maniwala ka. Nandito lang siya kani... Naknong titing. Nang ilabot si Bidoy nang makitang wala ang tatay niya sa kwarto. Sabay kaming tumakbo ni Bidoy pabalik sa public hospital at doon sa morgue ay nakita kong nanlumo. Nagsisi at tumagulgol si Bidoy sa kauna-unahang pagkakataon. Tuluyan nang yumao ang matandang Metro aide na si Mang Nick. Pinalibing siya ng mga kagawad at binigyan pa si Bidoy ng pera para makapagbagong buhay. Magmula kasi nang mamatay si Mang Nick ay may mga nagsasabing may matandang lalaking payat daw silang nakikitang nakasuot ng Metro aide uniform habang nagwawalis sa palibot ng Manila City Hall. Karaniwan daw nilang nakikita si Mang Nick na patuloy pa rin nagwawalis sa hating gabi. Tila daw hindi nito maiwan-iwan ang kanyang trabaho, lalong-lalo na ang kanyang anak na si Bidoy. Mabuti na nga lang po talaga at kahit papaano. Parang natauhan din si Bidoy ng mapagtanto niya sa wakas ang ibig sabihin ng tatay niya nang alokin siya nitong sumama na lang sa kabilang buhay. Parang natakot daw ho si Bidoy kaya nagparihab ito at nang makalabas ay ginawa niya na ang lahat para makapagbagong buhay. Lumayo sa gulo at kapahamakan, katulad ng gusto,
ni Mang Nick. Takatak. Good evening, Sir Jupiter. To all the listeners and subscribers of this horror channel. Chill lang po tayo tonight. Let's keep this kwentong takipsilim be known for its brave and very Pinoy content. My name is Larry James, but my team leader calls me Larry at work. Opo is akong call center agent wherein almost lahat kami nagpapanggap na mga kano o British sa mga accents namin. BPO kind of job. The story that I'll be sharing tonight happened almost a decade and a half ago, Sir Jupiter. I used to be a chain smoker. Nakakaubos ako ng 3 stick ng isang kilalang brand ng Yossi sa isang 5-minute break lang. Dinaig pa ng condo unit ko ang pugon sa sobrang amoy usok nito dahil na rin sa dreadful smoking habits ko. Anyway, tulad nga ng sabi ko, part ng kahit anumang trabaho ang break time at tuwing break time namin, tabanding ko ang sikyo sa building namin na tawagin na lang natin sa bansag sa kanya, si Borta. Basta tayo dyan, Manong. Okay naman, Larry. Tom! Tom! Hoy, Tom! Yossi break muna! Marlboro Red nga, 5. Uy, Borta. 5 stick ka na ba ngayon? 2 lang. 3 nga sa'yo, diba? 2 sa akin. Wow! Alam na alam, ah. Siyempre, idol kita eh. Oh, Kuya Larry. Yossi mo. Ito rin panindi. Candy, oh, bibili kayo. Sige. Pengi Max, yung red, ah. Nagtira lang talaga ako ng Max na pula para sa'yo, eh. Alam ko talagang paborito mo yan. Paano naman ako? Pasende rin ako. Thank you. Boy! May G-Sam suka? Ano yun? Indonesian brand. Jeff, tama na pasigat mo. Indonesian brand. Magpilip ka. Pang-prosti, bagay sa'yo. Akin na nga. Pinso na lang yoyo si Ingo. Ano ang kulay? Pula rin? Hindi, lights lang. Baka masira ang boses ko, no? Matagal na namang sira ang boses mo, Jeff. Buhay nga niya, sira na rin eh. Narinig ko yun. Okinawa kayo. Yossi! Yossi kayo dyan! Marlboro, Winston, Philip, Hope! Candy rin! May Stork, Max, bazooka jaw ako! May bazooka jaw pa ba? Meron nga ako, kasasabi ko lang eh. Tom, wag basta sumagot sa matanda. Sorry ho. O, sige na. Mamayang 1 AM ulit, ha? After ko mag-dinner break. Mag-isa lang akong nakatira ng Maynila, Sir Jupiter, kaya siguro most of the time, dinadaan ko sa Yossi ang pagkamiss ko sa family ko na nasa Pangasinan lahat. I used to have a small brother who died because of HIV. Pinanganak na may HIV ang kapatid kong si Nonoy ng nanay kong nahawa rin lang ng HIV sa tatay kong nagtatrabaho
sa barko. Mahal na mahal ko ang kapatid kong lalaki na ito kahit na 12 years ang gap namin. Kaya siguro whenever I see Tom, isang takatak boy, naaalala ko palagi ang kapatid kong maagang pumanaw sa kanya. Kaya nga siguro kahit hindi ko naman siya kadugo, nakabuo ako ng bond sa kanya. Naging malapit po talaga siya ng gusto hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga kasamahan kong palagi na rin binibentahan tuwing sasapit ang break time namin. Hanggang sa minsan, isang gabi. Tom! Yoshi, Kuya Larry? Siyempre. etong mar... Kumain ka na ba? Hindi pa nga, Kuya eh. Taba, kain-kain din pag may time. Mukha ka ng adik sa itsura mo. Wala yan. Mas maganda siguro kung makapagpa-check up ka. Bigyan kita pera pag sumahod na ako. Basta magpa-check up ka, ha? O siya, ngayon, kainin mo nga muna to. Ano yan? Biskuit. Di mo ba alam to? Oh, kunin mo na. Tapos pahinga ka na. Akin na yung isang kahan ng Marlboro. Binanggo na lahat. Tuwang-tuwa si Tom nung gabi na yon, pero nakaramdam ako ng kakaiba. Para kasi siyang nangangayayat ng husto at nanghihina. Parang ako akong kinakabahan din dahil iba talaga ang tingin ko sa kanya nung time na yon. Natural naman talagang payat si Tom. Pero iba talaga yung aura niya ng gabing yun eh. Parang ang dilim ng mukha niya. Nakangiti siya sa akin pero ang lungkot. Pero kako, baka masyado lang akong OA. Baka kasi naaalala ko lang talaga sa kanya ang kapatid ko. Kaya pinilit ko na lang na huwag pansinin ang nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at pumasok ako ulit sa graveyard shift ko. Oh, Larry, musta? Tom! Nako, kanina pa wala si Tom sa pwesto niya eh. Pumunta ako ng 7-Eleven sa stoplight para lang bumili ng Yossi. Nasaan na yung batang yun? Narinig ko yung... Ayun! Tom! Teka, nasaan na ba kasi yun? Larry, wala naman ako nakikita eh. Wala talaga dito si Tom. Pang ilang araw na siyang hindi pumupunta, eh baka ka ako may sakit. Ha? Wala? Hindi mo ba narinig, Borta? Ang alin? Wala. Sige, bibili na lang din ako ng Yossi sa 7-Eleven. Umaga na ako nakauwi ng bahay ng shift kong yun. Pagpasok ko sa kondo ko, naligo pa ako at nagplanong mag-breakfast nang biglang. Ano ba yun? Saan ba galing yung takatak na yun? Nakarinig ako ng takatak sa loob ng unit ko, Sir Jupiter. Sumilip ako sa labas pero wala rin namang tao. Napakamot talaga ako sa ulo ko noon.
Ilang araw ko na rin kasing nararanasan yun eh. Noong una, binaliwala ko ang lahat, Sir Jupiter. Baka kako guni-guni ko lang. Isa pa, lagi kasi akong puyat, kaya inisip ko na baka kulang lang ako sa tulog. Mga ilang araw ko rin naririnig ang tunog ng takatak ni Tom. Bukod pa sa nararamdaman kong kaba noon, pero ayoko talaga kasing mag-isip ng hindi maganda. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko noon na wala lang yun, na kung ano-ano lang talagang pumapasok sa utak ko dahil nag-aalala ako sa bata. Hanggang isang araw, nalaman ko mula sa katrabaho kong si Jeff ang isang hindi magandang balita na gumulat talaga sa akin. Larry, nabalitaan mo na ba? Mano, ayoko ho muna ng kausap. Patay na si Tom, Larry. Patay na si Tom? Nasagasaan daw sa intersection. Tulala akong naglakad pabalik sa harapan ng building namin bit-bit ang Yossi na binili ko sa 7-Eleven. Nalungkot ako para sa takatakboy na naka-close ko na, Sir Jupiter. I was depressed for almost a month. Imagine, hindi ko naman kamag-anak or katrabaho yung tao, pero na-miss ko ang presence ni Tom sa buhay ko. Lalo na sa tuwing umuwi ako ng kondo. Kumain ka na ba? Gusto mo na mainit na sabaw with kanin? O gusto mo ng cake? Bazooka Joe? Naghahain ako ng konting food sa mini altar ko para kay Tom hanggang sa mapanaginipan ko siya isang gabi. In my dream, nakita ko siyang duguan na nakahiga sa ilalim ng jeep na sumagasa sa kanya. Para siyang humihingi ng awa. Nakita ko ang plate number ng jeep at Kuya, tulong po. Tom! Pagligo ko, na-report ko ang plate number na lumabas sa panaginip ko. Nagtip lang ako bilang isa ka kung sakay ng jeep na yon nang mabundol nito, si Tom. Nahuli ang jeep ni driver na nang hit and run sa bata. Hindi ko inakala na yung nakita kong plaka sa panaginip ko ay nag-i-exist sa totoong buhay. At yun nga mismo ang sumagasa sa takatakboy na si Tom. That was unbelievable, Sir Jupiter. Pero pagkahuling pagkahuli pa lang ho doon sa driver, umamin agad siya sa totoong nangyari. Ilang araw na rin pala siyang inuusig ng konsensya niya. Isa pa, dinadalaw din daw siya ng kaluluwa ng bata at dahil ho doon, napakulong ko ang driver na dahilan kung bakit nawala ang takatakboy. Magmula noon, nakaramdam ako ng kapayapaan hindi lang sa kondo ko,
kundi pati na rin sa buhay ko. At hanggang ngayon, pinagdarasal ko si Tam para makaakyat siya sa langit. Totoo ang kasabihang, "The smallest coffins are the heaviest." Kapayapaan para sa lahat ng biktima ng injustice. Hanggang dito na lang po, gumagalang Larry. At alam kong hinihintay niyo po ang portion na ito, kaya't heto na ang ating shoutout portion. Shoutout kay Aiza Lejano, Janelle Pable, Mayer Angeline Maulion, Maria Ana Villa Flores, Elizabeth Dacles, Darren Navi, Feliciana Apigo at Mayumi Makisig. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kay na Maria Ana Villa Flores at Dolores Gallievo. Sabi ni Maria, "Hello everybody, hope you're all fine, especially Team Katie. I love all your stories. Thank you for keeping us company lalo na sa household chores. My loyalty is with your channel. Thank you." Pa-shoutout din po. "Love you all guys and gals. Mwah." Sabi naman ni Janelle Pable, "Good day, Kwentong Takip Silim. Always watching your videos po habang nag-aaral. For me po, natutulungan ako na makapag-focus sa pag-aaral ko. Kaya thankful po ako sa inyo." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, at huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.